Student, doktora, na yung ganong goal, ha, yung target na yun, ay kayang ma-achieve within those 3 days? Alam mo, Tony, yung process kasi ng vaccination itself, gano'n ba katagal yan, di ba? Pagka umupo na yung tao, walang 2 segundo, maituturok na. It's the processes yung before interview pa, and after that are the ones that are taking up time. Hindi natin minamaliit yun kasi kailangan talagang maganda documentation at magandang observation period. So siguro yung pagtakda ng immunization day, ang kagandahan nun is una, nakafocus lahat ng trabaho ng mga tao doon sa accomplishment ng task. Siguro magkakaroon din ng mekanismo para mas mabilis na ma-accommodate itong mga pasyente natin. So I think hindi man maabot yung 5 million, I'm sure mas marami ang matutulungan ng mga araw na yon, and that will still be very helpful. Okay, so baka hindi talaga ma-achieve yung 5 million, but kung ano man yung madagdag sa mga mababakunahan, syempre malaking tulong na rin yon para makamit natin yung herd. Ay, hindi pa pala, herd immunity pa ba o population protection lang ba tina-target natin? Ako personally, dumami lang ng gusto yung A2 at A3, malaking bagay na yan. Yes. Kasi nga po, aside from yung National Vaccination Day, no, yung patuloy na general pediatric vaccination, syempre that's right within your field, no, as a pediatric infectious disease specialist. Sa ngayon ho ba, because we are just vaccinating 12 to 17 year olds, no, kailangan ho ba gumaya na tayo sa Amerika na binabakunahan na rin yung as young as 5 years old? 5 to 11. I'm sure darating din tayo dyan, Tony, kasi para masakop yung 70% na initial target, no, it's 70% of the total population, eh. Nag-adjust lang tayo ng targets, naging eligible population, nababago yung denominators natin. Pero kung sasabihin natin 110 million na tao sa Pilipinas, mga 25 to 30% niyan nasa pediatric age range, eh talagang masasakop no nung 70% yung mga bata. Darating talaga tayo dun sa pediatric population. Pero siguro dahil ang target naman natin is sino bang dapat unahin kasi sila yung pinakamataas ang risk na ma-hospital, nandoon pa rin tayo sa A2, A3 optimization. Kasi kung titignan natin yung mga datos from the different regions, mababa pa rin eh, lalo sa South. Oo nga, yun na nga. Yun na nga yung next question. Pahabol ho ng aming production team. Sabi niya, bakit ho napakalaki pa rin ho ng hesitancy? Lalo na ho sa Muslim Mindanao. Ano ho ba ang tingin nyo dapat ho? Eh, siguro info drive naman, araw-araw naman. Nasa radyo na lagi yung paalala ninyo. Bakit ho ang baba pa rin ng ano? Nagpapabakuna lalo na sa Muslim Mindanao, doktora. Well, hindi lang siguro doon, Danny, no, maaring sa ibang lugar din. Maraming factors, no, may issues about logistics, supply, religion, may ganun ba? May religious? Meron din, no. At hindi natin sabihin na dahil sa pagiging concern about halal. Even some Christian groups are also quite hesitant about vaccination. So I think kailangan talagang alamin kung ano ba specifically yung concern para maging focused yung ating response. So sa ngayon ba, doktora, wala pa ho bang mga vaccines na maaaring malapit na ang expiration date? Kasi di ba naalala nyo yung nitong November supposed to be, no, may mga Moderna doses na mag-expire na binili ng private sector. Hiniram muna ng gobyerno para ito yung magamit na rin, no. To your knowledge, wala bang mga malapit na mag-expire na mga bakuna na dito na sa Pilipinas? I think ang naging response nga niya ng ating NBOC is to make sure na yun ang unang ilabas, no, first in first out talaga dapat ang rule sa ano eh, sa management ng mga biologicals like vaccines. So I think hindi pwedeng mangyari na mapanisan tayo, 'di ba? Parang napakalaking kasalanan noon. Nasunugan pa nga tayo eh, 'di ba? Yung sa Zamboanga province. Well, yun, hindi na naman natin siguro magawa ng it's really an accident, nakakalungkot, pero sana maging mas efficient ang rollout natin.